It's been a week, at hanggang ngayon ay hindi pa rin okay ang mahal ko. Wala na rin talagang natira sa naitago kong pera, na ipangbili ko na kasi ng gamot ni Kara. May 3 bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibi. Napangiti ako nang makita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Kara na nakahiga sa tabi ko. Kanina ka pa bibi ng bibi, ilis ka dyan no? Tanong sa akin ni Kara. Tumangaw ako at inilapit ang mukha sa mukha niya. Kamusta pakiramdam ng mahal ko? Pakiramdam ko, pagod na pagod ako, kahit nakahiga lang naman ako. Napabuntong hininga na lang ako at hinaplos na lang ang kamay niya. Sabi ng doktor, malapit ka daw gumaling. Ngumiti ako para kahit papaano ay mawala ang lungkot na nadarama ko. Gusto ko nang gumaling. After that, pinainom ko muna ng gamot si Kara at pagkatapos ay pinagpahinga ko rin muna. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili para sa gamot ni Kara. Kakaubos lang kasi ng gamot niya. Habang natutulog si Kara, ay saka ko chinik ang laman ng wallet ko. 470. Napabuga ako sa hangin at saglit na napasandal sa dingding. Kulang pa sa pagkain namin to. Katunayan nga ay mag-aalas 3 na ng hapon ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakakain ng hapunan. Kaya naisipan ko na pumunta muna sa isang tindahan at saka bumili ng Skyflex. Okay na sa akin yon. Habang kumakain ako ay naisipan kong tawagan si Kuya Troy. Dahil wala na talaga akong iba pang naiisip kung paano ko masosolusyonan ang problemang ito. Nagpalud pa ako sa tindahan at ngayon ay kasalukuyan kong tinatry na tawagan si Kuya. Kuya, sagutin mo naman. Napabulong ako sa hangin at muling tinignan ang cellphone ko. Pang-anim na try ko na, pero out of coverage pa rin ang cellphone ng kuya ko. Nagtry pa ako hanggang sa abuti na ako ng mga mahigit 10 tawag sa kuya ko, pero hanggang ngayon ay out of coverage pa rin si kuya. Inis akong napasabunot sa buhok ko. Wala na talaga akong ibang maisip kung hindi si kuya. Nakailang text na rin ako pero hindi naman nagre-reply. Magkagabi na. Ibabalik ko na sana sa bulsa ko ang cellphone ko nang may ideyang pumasok sa isipan ko. Agad akong naglakad patungo sa isang sanglaan malapit sa ospital. Tumatanggap po ba kayo ng iPhone 6S? Inilahad ko ang iPhone 6S na hawak ko sa babaeng kahira. Tumango naman si ate. Opo, ang sangla po ng iPhone 6S ay 12,000. Then may 3% po kayo na tubo kapag tinubos nyo na po ang cellphone nyo. Hindi po ba pwedeng lakihan pa ng kahit kaunti? Mahal po kasi ang bili ko sa iPhone ko. Gold po naman ito. Tinanggal ko ang case ng iPhone ko at saka pinakita sa babaeng kahira. Pwede bang kahit mga 20K? Nag-isip-isip si ate at saka may tinignan sa hawak niyang papel na sa tingin ko ay listahan. Nako, pasensya na po. Ang nakalagay po kasi sa list na hawak ko, hanggang 12K lang po ang iPhone 6S. Hindi na po ba talaga pwede? Eyesight. Kahit 15,000 na lang po. Napalunok ako bago ipahawak sa kahira ang cellphone ko. First time kong magmakaawa ng ganito. Hindi pala talaga biro. Sige na nga, pero 5% na ang tubo mo kapag tinubos mo ang cellphone mo. Bahagya akong umiti. Okay lang po. Wala na akong balak tubusin ang cellphone ko. Kaysa tubusin ko ang cellphone ko, ay ipang bibili ko na lang sa gamot ni Kara. Bago ako bumalik sa ospital, ay saglit muna akong umuwi sa bahay para maligo at magdala ng panibagong mga damit namin ni Kara sa ospital. Kahapon pa pala ako hindi nakakaligo, kakabantay ka Kara.
Pangalawang araw na rin kasi akong hindi nakakapasok sa trabaho dahil walang bantay kay Kara. Hindi ko tuloy talaga alam kung paano namin malalampasan ni Kara ang lahat ng ito. Sabi pa naman ng doktor, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pneumonia si Kara ay dahil madalas daw siyang matuyuan ng pawis at kulang sa tubig ang katawan ni Kara. At lagi daw siyang pagod. Mahina rin daw ang katawan ni Kara, sabi ng doktor. Sana pala, sa umpisa pa lang ay hindi ko na inaaraw-araw si Kara. Sa tingin ko, isa rin kasi sa mga dahilan kung bakit nagkasakit si Kara ay inaraw-araw ko siya. Napapagod siya pero hindi na niya magawang makapagreklamo. Kasalanan ko naman kasi talaga ito. Hindi ko maiwasang hindi murahin ang sarili ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi mapapalagay sa ganitong sitwasyon si Kara. Bumalik ako sa ospital, nabitbit ang mga damit ko at pati na rin ang ilang mga damit ni Kara. Okay na rin ang pang isang linggong gamot ni Kara dahil nakabili na ako ng gamot kanina sa butika. Saan ka galing? Pinatong ko ang bag na bitbit ko, pati na rin ang mga paper bags na hawak ko. Naglalaman ng gamot, pati na rin ang mga pagkain niya. Bago ako sumagot, ay hinalikan ko muna ang noo niya. Bumili ako ng gamot mo, tapos umuwi muna ako sa bahay para makaligo. Hindi naman nakaimik si Kara sa sinabi ko. May pera ka pa? Kailan ba tayo makakauwi? Kibit balikat ako at pagak na napangiti. Oo naman, pero kailangan mag-stika muna dito para tuluyan ka ng gumaling. Tumango naman siya at saka pinilit na umupo kaya inalalayan ko siya. Binili nga pala kita ng paborito mong apple at saka orange. Tumayo ako at inisa-isa ang laman ng paper bag. Pinakain ko siya ng prutas at habang kumakain siya ay kunikwintuhan ko na lang siya ng mga masasaya para hindi masyadong ma-stress si Kara. Nakakahiya nga eh. Inamoy ko ang kilikili ko kanina bago maligo. Ang asim na. Yak! Grabe ka. Mahinang tumawa si Kara. Huwag mo na kasi kalilimutang maligo. Tumango naman ako at saka ngiting-ngiting nag-promise sign sa kanya. Naligo na ako kanina. Sabi ko, inamoy ko ang kilikili ko. Kita mo na, ang bango-bango ko na ulit. Tumawa ko at saka idinikit ng bagya ang kilikili ko sa kanya. Travis, kadiri ka! Natatawang sabi niya habang tinatakpan ng kamay niya ang ilong niya. Tumawa na lang ako at saka hinalikan muli ang noo ng baby ko. Sorry sa baby ko, pinapangiti lang kita. Bakit ho? Parang walang nagbabago kay Kara. Mag-iisang buwan na ho kami rito sa ospital. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. It's been a month, pero si Kara ay wala pa ring pagbabago. Nakakausap ko pa naman siya. Yun nga lang ay nanghihina ang katawan niya. Kailangan mong painumin ng kumpletong gamot ang asawa mo. Ang sabi mo ay 6 na gamot lang ang naiinom niya sa isang araw. Muntik na akong mapasabunot sa buhok ko nang maalala ko na naman iyon. Oo nga pala, hindi ko pa napapainom ng bagong gamot si Kara. Sa ngayon, 8 gamot ang kailangan itik ni Kara para mas gumanda na ang pakiramdam niya. Pero sa ngayon ay 6 na gamot lang ang napapainom ko araw-araw. Ubos na rin ang pira kong nakuha ko noong isinanla ko ang cellphone ko sa isang pawn shop. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag ho ba kumpleto ang napainom kong gamot kay Kara, ay magiging mabuti na siya. Tumango ang doktor. Napahinga naman ako ng malalim. Malaki ang chance. Noong isang araw, nagtry ulit akong kontakin ang cellphone number ng kapatid ko, pero cannot be reached na talaga siya. Nawawalan na talaga ako ng pag-asa na makakuha pa ng kahit na ano pang tulong
galing sa kapatid ko. Muli akong bumalik sa kwarto ni Kara. Tulog na naman siya. Baby, uwi muna ako sa bahay natin na. Mahinang saad ko bago ko halika ng pisngi niya. Kailangan ko na palang maligo ngayon. Kailangan ko ring maglaba ng mga labahin sa bahay at saka magdadala rin ako ng mga panibagong damit dito sa ospital. Buti na lang at mayroon pa akong 650 na natitira sa wallet ko. Kumain muna ako sa karinderya sa tapat ng ospital bago umuwi. Pagkatapos ay dumaritso na rin ako sa inuupahan naming apartment ni Kara. Matagal ko nang hindi nalilinis ang bahay kaya naglinis muna ako bago maglaba ng maruruming damit. Travis, nagdala akong merienda mo. Narinig ko si Aling Nilda na papalapit sa akin. Dito kasi ako naglaba sa may bandang likod ng apartment kaya siguro'y nakita niya ako. Salamat po Aling Nilda. Ngumiti ako at saglit na pinunasan ang pawis ko gamit ang sandok ko. Oo nga pala, may dala rin akong prutas para sana kay Kara. Ipaabot ko na lang sayo. Salamat po. Ngumiti ako at saka binanlawan ng kamay ko para matanggap ang binigay niya. Umalis na rin si Aling Nilda dahil namamalansaro siya ng mga damit. Pagkatapos kong maglaba ng mga bandang hapon ay naligo na rin ako kaagad. Nakakapagod. Diretso ako ligo at wala akong pahinga pero wala naman akong magawa. Naglagay ako ng ilan pang mga damit ni Kara sa bag ko. Paglabas ko ng bahay ay sumalubong sa akin si Ma'am George. Punong-puno ng mga alahas at kuluriti ang halos buo niyang katawan. Tumungo ako at bahagyang ngumiti. Magandang hapon po, Ma'am. Bati ko. Ngumiti naman si Ma'am George sa akin. Nabalitaan ko ang nangyari sa girlfriend mo, kaya pala hindi ka na nakakapasok. Ngumingiti-ngiti siya habang nagsasalita. Pasensya na po. Bakit ba kasi ayaw mo pang tanggapin ang offer ko? Tutulungan ko naman ang girlfriend mo. Mariin akong napapikit at saka sinukbit ang bag sa likuran ko. Ma'am, pasensya na po, pero kapag pumayag ka sa offer ko, lahat ng kakailanganin ng girlfriend mo para lang gumaling ay gagawin ko. Napabuga ako sa hangin at saka tumingin kay ma'am. Kailan na ba? Ngumiti naman siya at sa kanya isinukbit ang kamay niya sa balikat ko. Pero agad ko namang inalis yun dahil baka may makakita sa amin dito. Ngayon na, sa please ko. Lumunok ako bago tumango. Sumama ako kay Ma'am George hanggang sa makarating kami sa isang magandang hotel dito sa bayan ng Kabanatuan. Sa VIP room kami ngayon at nanatili pa rin akong nakatayo sa may bandang pintuan ng kwarto. Shower muna ako. Tumango ako sa sinabi ni Ma'am George. Pagkapasok ni Ma'am sa banyo ay agad akong napatingin sa itaas at mariing napapikit. Hindi ko na malayang may luha na palang tumutulo galing sa mata ko. Wala na rin akong magawa dahil siguro ito na lang ang natatangi kong paraan para maipagamot si Kara. Lumabas si Ma'am George na naka "Start na tayo," she said in the seductive tone. Muli akong napalunok bago alisin ang suot kong white na t-shirt. "Ako na bahala sa suot mo." Napatango na lang ako at pinaupo niya ako sa kama at hinayaan na lang siya sa ginagawa niya. Napapikit ako nang maramdaman ko ang mainit na bibig ni Ma'am George sa akin. Ah! Hindi ko maiwasang hindi mapaungol lalo na nang bilisan ni Ma'am ang paghalik sa labi ko. Nakapikit pa rin ako. Magpahanggang ngayon kasi ay iniisip ko pa rin na sana si Kara na lang ang gumagawa noon sa akin. Nang matapos ang pangyayari sa amin ni Ma'am George, halos pandirian ko ang sarili ko at iniisip na sana ay si Kara na lang ito. Kara, sana lang ay mapatawad mo rin ako.